sa karagdagan pa nating mga balita, sinabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaaring muli pa silang magtaas ng interest rate sa mga pagkakautang ng hanggang 50 basis points sa December 15. Itataas ang overnight borrowing rate ng Bangko Sentral ng 5.5%. Kaya sa mga retail na pagkakautang, gaya ng umuutang sa mga bangko para makabili ng kasakyan o magkabahay, aabot na ito ng 11 hanggang 12% annual interest. Sabi ni BSP Governor Felipe Medalla, pananatilihin daw nilang mahigpit na pagbabantay at mataas sa interest rate sa pagitan ng BSP at ng US Federal Reserve Funds para ma-stabilize sa exchange rate pressures. Samantala, hindi naman nagbigay ng signal ang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor kung gaano kataas ang interest rate sa ipapato ng BSP sa susunod na buwan. Maaring pantayan daw ang itataas sa interest rate sa Estados Unidos. Hindi rin daw mabanggit, sabi ni Medalla, ng BSP kung titigilan na nila ang pakikialam sa interest rates. Dahil sa ngayon, ang foreign exchange market ay inaasang sensitibo pa rin sa interest rate differential. Ang 50 basis points sa pagtataas ng interest rate ng US Federal Reserve ay maaaring maging epekto ng mas mataas pang interest rates kesa rito sa Pilipinas. Dahil mas papaboran ng mga investors na magtungo sa Estados Unidos kumpara naman sa Pilipinas. Dahil mas matatag at mas may kasiguruhan kahit mas maliit ang kikitain nila sa Estados Unidos. Dapat daw magkaroon palagi ng at least hindi bababa sa differential na 100 basis points sa pagitan ng Pilipinas at ng interest rate sa Estados Unidos. Sa ngayon, ang US federal rate ay 3.75%. Samantalang ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay may nagpapataw ng interest rate na 5.5%. Kaya halos doble ang taas ang interest rate sa Pilipinas. Sabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Medalla, hindi pwedeng makalapit ang interest rate sa Amerika at sa Pilipinas dahil mawawala ang investors at magtutungo na ng Estados Unidos. Sabi naman ng ilang mga ekonomista. Samantala, sa karagdagan pang mga balita,